to? David? Tito. Buti naman, dumating ka na. Sila nanay po tsaka si tatay. Kanina ka pa hinihintay. Bakit daw? Hindi kasi sa akin sinabi ni nanay ko anong dahilan eh. Nagre-reklamo si Camille. Sinaktan mo daw siya. Halika, sumunod ka sa akin. Sir, huwag niyo saktan ang anak ko. Huwag na natin palakihin ng gulong to. At nasa presindo. Anong gusto mo? Hayaan na lang namin na saktan niyo si Camille? Ma'am, nandito tayo para mag-usap. Para ayusin kung ano mga problema. David, ano to sinasabi ni Camille? Pinagbuhatan mo daw siya ng kamay, sinaktan mo daw siya. Ano ba talaga nangyari? David, magsabi ka ng totoo. Yung totoo, Tay. Nay, aksidente yung nangyari, di ba, Camille? Nag-agaw. Di ko na makayang saktan si Camille. Nag-agawa kami ng cellphone, yun yung nangyari. Di ba, Camille? Aksidente? Napapalusot ka pa? Binagbuhatan mo ng kamay si Camille. Sinaktan mo siya, buntis! Ha? Binagbuhatan? Anong binagbuhatan? Camille, sabihin mo sa kanila yung totoo. Hindi ako taga-pinagbuhatan. Taga San Miguel ako. Dati nga akong taga Kanyogan eh. Tumira din ako sa Sumilang. Tumira din ako sa Buting. Pero ang totoo niyan, sa Tondo ko pinanganak. Ano ka ba naman, Camille? Sabi mo naman sa kanila yung totoo. Alam mo namang mahal na mahal kita, Camille, di ba? Itigil mo na tong kalokohan na to. Huwag ka magpapauto dito sa lalaking to. Kung ganyan lang mangyayari, talika na, iuwi ka na lang namin. Tagaan kita. Sabihin mo sa kanila yun, pati ang brat panty mo, ako ang naglalaba. Kinukonsinti ka kahit may nagawa ka ng mali. Oo na, oo na. Sabi mo, oo na, oo na. Sige na. Tama ka naman palagi. Kanin, mga utos mo sa akin, di ko sinuway. Mas sinusunod pa nga kita kasi sa aking nanay eh. Lahat na lang ng bagay binigay ko sa iyo. Naging sinusunuran ako na parang aso. Pag may kausap pang iba, ako'y dinidinay. Camille! Pasagit lang. Diba? Pati ang brat panty mo, ako ang naglalaba. Kinukonsinti kita kahit na ang dami mong nagawang mali. Tapos sabi mo pa sa akin, oo na, oo na, sige na, tama ka naman palagi eh. Malaman niya, Camille, paglaban mo naman, teka lang, pwede natin pag-usapan to. Nakakahiya kila nanay, oh. Kasi nga, diba, stupid love, so pleasant easy change, stupid love, the sun's in morning and stupid love. Sir, nagbabakawa po ako. Kailangan ko na po umuwi. Nag-aalala na po kasi mga magulang ko eh. Hindi ka alas ang hindi lumalabas ang resulta ng DNA test mo. Aling Ben, kilala niyo naman yung magulang ko, di ba? Manahimik ka na lang. Kumain. Na? Paano yun? Kasi magsasahin pa ako eh, ito. Dalawa kasi yung kaldero namin. Magsasahin pa ako. Ayan, ito pa nga yung dalawang pinong bigas na binili ko. Magsasahin pa kasi ako, Aling Beng. Sige na, pauwi mo lang siya. Magsasahin pa ako eh, sir. Dali na. Gusto nyo, dito na lang ako magsahin ha. Tapos hugasan ko na lang ito yung bigas dyan. Tapos dyan ko na lang inalagay sa rice ko. Sige na. Isa kang dimagi ba? Ano ba ang tatay mong dahilan ng paghuli sa akin at pagkakulong? Kaya siya rin ang dahilan kung bakit hindi ko nakita ang anak ko na matagal. Naikwento niya ba sa'yo ito? Hindi po eh. Pero nakwento niya po kayo sa akin natin na nag-celebrate po siya kasi muntik niya na daw po kayo mapatay. Sa agawang base po ah, kasi sabi dead father, dead all daw po eh, kaya niligtas niya po kayo. Ibang klase ka rin maglaro ng tao, no?
Magaling. Ang galing mo, Marte. Pati ako, napapaniwala mo na ayaw mong maging parte ng buhay ni Ramon. Pakikinabangan mo lahat ng pamumuhunan mo sa akin. Kita mo naman, di ba? Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Pero ito, tandaan mo. Mag-iingat ka sa mga impormasyong ibibigay mo kay Ramon. Hindi ako palaging nasa tabi mo para pagsabihan ka. Katiting na bagay na may maamoy si Ramon. Malalaman niya ang baho mo. Plinano ko lahat ng sasabihin ko. Ikaw, anong plan mo? Paano mo gagawin positive yung DNA test? Hindi pa naiisip ng kapatid ko ang tanong. Alam ko na ang sagot. Hala! Paano nangyari yun? Halo! 99.9%! Sa exam ngayon, hindi ako mag 100%. Ito, 99.9% pa. Aba, matindi! Piyanggila ako. Matindi, no, Olga? Wow! Goal, David. Kahit ako, napaniwala mo eh. Sino mong mag-aakala na sasaluhin mo yung bala? Maniwala lang ang kapatid ko na ikaw nga ang anak niya. Kaninong ideya ba nang galing yun? Diba sabi ko, itotodo ko na. Ikaw lang yung walang tiwala eh. Mukhang napapaniwala mo na si Ramon na ikaw nga ang anak niya. Oo, talaga. Kaya sa laki ng mamanahin ko, kayong lahat dapat maging sunod-sunuro na sa akin. Hmm? Kunin mo nga yung dinala mo sa akin. Nagutom ako sa pag-arte. Bilisan mo! Ito, senyorito. Salamat, tita. David. Kasama ba sa plano mo ang pagtawag ng mga pulis? Wala akong kinalaman dun. Kinuha ko yung pagkakataon na yun para makuha yung loob ni Ramon. So, ano ng plano natin? Pilip naman siya, pilip siya, pilip siya. Grabe. Ganun pa rin talaga. Papatayin ka rin talaga. Bago mo talaga maubos tong mikmik. Uy, bago mo talaga maubos tong mikmik na kung mamamatay ka, sinasabi ko na kahit noon pang 90s. Pag kumakain ka rito, mamamatay ka talaga pag hindi mo inayos, ay. Wow! Ngayong nandito ka na sa mansyon, hindi malayong makita kayo ni Mokang at ng pamilya niya. Kaya kailangan paghandaan natin ang paghaharap nyo.
Akala ko ba matalino ka, no? Eh, tatanga-tanga ka rin pala minsan. Paano ko makakuha yung loob ni Mokang? Eh, napakalalim ng pagkakaibigan nila ni Tanggol. Magbubuko tayo, Olga. Hmm? Igil mo ko eh. Bungol ka ba, ha? Igil mo ko. Bungol ka, ha? Hmm? Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Narinig mo ba, David? Gagawa ako ng paraan. Oh, diyan ka lang, diyan ka lang. Huwag ka nalapit. Huwag ka nalapit. Huwag ka nalapit. Dahil ako ang utak ng planong ito. Diskarte ko kaya kung may gagawin kang malaking bagay. Kailangan sabihin mo muna sa akin para alam natin kung paano ang magiging galawan. Ikaw ang susunod sa akin. Hindi ka susuway. Dahil kung hindi, ako ang magpapatumpas sa'yo. Masakit! Bitawan mo! Naipit mo yung baka ko, Olga! Naipit mo! Ba't nandito pa to? Almusal ko. Asa na? Nagugutom na ako. Huwag ka nang umasang may aakyat na pagkain para sa'yo. Gusto ni Ramon na sumabay ka sa pagkain sa kanya sa baba. Ha? Para si Mokang? Ikinulong sa kwarto. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ha? Akin na pala ang mansyon. Na? Ngayon, parang bubuit na lang pala yan si Mokang. E paano? Napaka-epal kasi. Huwag kang masyadong kampante, ha? Ayan ka na naman eh. Hindi ako nagpapakakampante. Sadyang alam ko lang kung ano na yung lugar ko sa mansyong to. At sigurado kong alam mo na din yun. Di ba? Ano? Kailangan ko lang tawagan yung tatay ko. Oh. Ayos ka rin talaga. May SIM card na ba to? Idadayal ko na lang. Huwaga mo na ang pamilya mo at sabihin mong matatagalan ka sa pag-uwi. Motosan! Oh! Ba't nandito ka pa? Kailangan kong marinig ko anong sasabihin mo kay Rigor. Ha? Tanga ka ba? Tingin mo magsusubok ako? Sa mga nangyari?
at saka sa lahat ng mga binigay sa akin. Privacy naman, oh. Tatay ko, kausap ko. Bungol ka eh. Tawagan mo. Hello? Hello, Tay. Si David po ito. David? Nasaan ka? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Tsaka kanina itong telepono gamit mo. Tay, pasensya na. Ngayon ako nakatawag eh. Naiwan ko kasi yung cellphone ko. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Nawala ko yata. Sa Pasig po ako ngayon. Hindi ba kabilin-bilinan ko na balita mo kami kung anong nangyayari sa'yo? Kung nasaan ka at tuwing lalabas ka ng bahay? Eh pinagmumukha mo na naman kami tanga dito sa pag-aalala sa'yo eh. Biglaan nga lang po tayo eh. Eh kasi tayo, di ba? December na ngayon. Tapos, puro Christmas party pa. Alam mo naman tayo sa school. Kapag ka December, siyempre, kailangan mong sumali ka sa mga Christmas party. Alam mo na, kahiyaan na. Tapos, alam mo naman, pagka December, gipit na gipit kami ng mga teacher. Tapos, gipit na gipit tayo. Alam mo naman, kapag ka December, gipit na gipit tayo. Tsaka kaya, sasali kami sa dance contest tayo. Alam mo nga, nung isang linggo nga, sinali nga din kami sa dance contest eh. Nanalo kami tayo. Alam mo ba, nag-uwi kami ng 40,000 pesos kasi pang third place kami tayo sa Christmas party na aming mga teacher dito sa Pasig. Ano ba tayo? Oo, yung mga pangarap natin na makakabili tayo ng bahay, makakabili tayo ng kotse, yan, mabibili na natin yung tayo. Pero, mag-roon lang mo rin tayo, hindi pa yung tulad ha. So, ganun talaga tayo. Pag December talaga, alam mo, marami tayong sinasalihang mga dance contest dito. Kasi nga, gipit na gipit tayo, tay. Tapos, meron pa tayong munita-munita na worth 500 pesos. Actually, mababa na ngayon 500. Yung maglalagay ka ng wishlist mo na worth 500. Pero sasabihin nung nakabunod sa'yo, willing to add a bird. Napakatindi, oy. So, ganun nga tayo. Kaya, intay mo lang. Kasi uuwi din naman ako dyan. Babalik din naman ako. Tapos, marami din ako ligarong dadating dyan, ha? So, intay-intay ka lang dyan, tay, ha? Chill ka lang, tay, ha? Pero, tay, kahit may good news ako sa inyo, may bad news pa rin. Ilang beses na ako sumasali sa Christmas party. Tatlong Christmas party na sinalihan ko. Hindi pa rin talaga ako nabubunot sa raffle, tay. Well, saan niyo ba ako pinaglihay? Hindi ako mananalo, hindi ako mabunot sa raffle. Kahit extension cord lang ang mabunot, tay, hindi pa rin ako nakukuha.